Welcome back again to my channel. At kung bago ka pa lang sa akin channel, please subscribe and click the bell button para like and notify sa mga susunod ko pang video. Ayan, so for today's vlog, ang isi-share ko sa inyo, So ang pag-uusapan natin is about sa take-all sa Ukay-Ukay. So ang take-all is napaka-risky, super risky. Ayan, alam nyo ba kung bakit? Kasi ang take-all, ibig sabihin, pinagpilian na ni seller. Ito yung, di ba, nag-open siya ng bulto na 45 kilos or 100 kilos. Tapos yung matitira na ayaw niya na, yun yung ipapa-take-all niya. So, napaka-risky nito kasi napagpilian na ni seller itong take-all. So, sa lahat ng gustong mag-take-all, kailangan alam niyo yung consequence na mangyayari kasi pinagpilian na ni seller ito, ibig sabihin, ito yung mga ayaw ni seller na ibenta. So, expected mo na hindi to ganun kaganda, expected mo rin na hindi to ganun kabongga, kaya wag kang mag-inarte kung kukuha ka ng take-all. Take note mo sa sarili mo yan, ha? So, yun lang. De, sa may mga gustong kumuha ng take-all, gusto ko lang na i-take note nyo sa sarili nyo na ang take-all is napaka-risky. As in, napaka-risky. Sobrang risky. Ayan, gusto ko lang i-share sa inyo at sabihin na, alam nyo yun, super risky ng take-all. Kasi nga, ito yung napagpilian na, ayaw ni seller na ibenta, ganon. Ganon ang take-all. Kaya, alam niyo yung marami kasi akong nababasa na nagre-reklamo sa take-all na order nila, na basura daw, na ang pangit daw. Eh, ang alam ko naman, hindi magbibigay si seller ng basura na take-all kung, basta alam niyo yun, kasi ako nagpapa-take-all din ako. At grabe, alam niyo. May mga complain ako, inaamin ko, totoo na may mga complain ako, inaamin ko sarili ko yon. Ang kaso, hindi naman basura yung binibigay ko sa kanila. Oo, inaamin ko na ayaw kong ibenta, pinagsawaan ko. Pero hindi basura yung binibigay ko sa kanila kasi nasa diskarte nila yon eh. Nasa diskarte kung paano nila mabebenta yon. Aba kung pinicturean nila sa leg mannequin nila or sa mannequin nila yung item na nakuha nila sa akin. Tapos lalagyan nila ng magandang background, ng magandang effects. Tapos alam nyo yun, mabebenta nila yon eh. Kasi ang puhunan na lang nila, 5 pesos o 10 pesos, di ibenta nila ng 20 pesos para kumita sila, or 50 pesos, malaki na yon. Kasi kung makikita nyo, sobrang mura ng take-all ko, sobrang mura, kasi yun na nga yung mga napagpilian ko. Pero hindi basura yung binibigay ko sa kanila, Maarte lang talaga sila. Kaya sa mga gustong mag-take-all, i-take note nyo rin sa sarili nyo na ang take-all is, yun yung pinagpilian ni seller, yun yung mga ayaw niyang ibenta, kaya sobrang mura din. Kasi ako din naman eh, nagte-take all ako sa ibang seller. Okay naman yung nakukuha ko. Meron ngayon sa isang friend ko, nagte-take all ako sa kanya ng mga dress. Okay naman yung mga nakuha ko sa kanya, wala akong inarte. Kasi maganda naman. Meron din yung isa ko pang pinag-take allan noon. Maganda rin naman. Sakto lang. Pero halatang napagpilian na ni seller. Ang kaso, ako kasi yung tipo ng tao na hindi maarte. Kasi ang sagot ko sa sarili ko, Ukay-ukay ito. Kailangang mag-risk, nasa sa akin na kung paano ko ibebenta, nasa sa akin na kung paano yung diskarte ko. Maliban na lang kung ikaw yung tipo ng tao na maarte, lalong-lalo na sa mga beginner, wag na wag kayong mag-take all kung maarte kayo. Yan yung pinaka-note ko sa lahat, ha? Pinaka-note ko sa lahat, wag na wag mag-take all ang isang beginner sa Ukay-ukay kung maarte ka. Kung maarte yung beginner. Ayan, hindi ko tinutukoy na ikaw, ha? So sa ating lahat ito, sa lahat ng nag-online selling, iiwasan nating mag-take all kung tayo ay maarte, lalo na sa mga baguhan sa online selling, iiwasan nyo ring mag-take all kung maarte kayo. Ayan, kung, lalo na kapag hindi nyo pa nasusubukan or hindi pa kayo nagtatagal sa mundo ng ukay-ukay, ang iiwasan nyo is yung mag-take all kasi ang take all is napaka-risky kasi paulit-ulit ko lang sasabihin sa inyo, ito yung pinagpilian ni seller, okay? So, wala lang, na-stress lang kasi ako, kasi nga nagpa-take all ako, hindi naman basura yung binigay ko sa kanya. Hindi basura yung binigay ko sa kanya, super mura kasi ng take all ko. 1.5 lang yung take all ko,
100 to 110 pieces na square pants in shorts at shorts yon. Tapos may freebies pa, may free 10 pieces na dress, may free 10 pieces na jumper, tapos may 20 pieces na, ay hindi, 20 pieces ata, basta may free yon, nasa 40 plus yung free. Tapos, alam mo pa, diba naman free, kailangan bonggang-bongga yung ano, yung item na ibigay ko sa kanya. Kasi, basta nai-stress ako. Nai-stress ako sa nag-take all na yun. Kaya naisipan kong i-vlog, i-content itong about sa take all. Kasi ako din naman na as online seller, is nagte-take all din ako sa ibang seller. Hindi lang yung friend ko ang pinagkukuhanan ko ng take all. May pinagkukuhanan din ako ng take all. Meron pa nga yung pinagkuhanan ko ng isa alam niyo, super, super, super ma-block. Pero, alam niyo naman, matalino tayo. Ayan, so matagal na tayo sa mundo ng ukay-ukay. Kaya magagawa natin ang paraan yun kahit na ma-block pa yan at mukhang hindi maganda. Plansyahin lang natin tapos lagyan ng magandang effects sa may background. O, diba di mabebenta na naman? Ganun lang yun. So, basta yun. Basta yun, basta alam ko hindi basura yung binigay ko sa kanya. Kasi, nasa discard niya lang yun eh. Kung kinose niya sa mannequin, tapos ibenta niya ng 50 pesos or ibenta niya ng 30 pesos, bawing-bawi niya na yun sa halagang 1.5 pesos na benta ko sa kanya. Tapos benta niya ng 30 or ng 50 pesos. May tubo at may tubo pa rin siya doon. Hindi na siya lugi, diba? Compute nyo kaya. Compute nyo. 1.5 yung benta ko, tapos 110 pieces ata yung 120 pieces. Hindi ko sure kung ilan yung naibigay ko sa kanya. Tapos may free na 40 pieces. Ngayon sabi na nating maarte siya, super super maarte siya. Edi magbenta na lang siya ng 50 pieces. Kunyari may 50 pieces siya na gustuhan dun sa pina-take all ko. Edi may 25 na siya kung 50 pesos yung benta niya, 'di ba? O di tumubo na siya ng 1,000 pesos. Ganon. So yun, so alam niyo itong vlog kong to, parang nagra-rant ako. Ako na nag-share ako about sa ano, sa take all. Pero ganun talaga ang take all, ha? So, sa mga beginners dyan, sa mga nanonood sa akin na beginners, sa mga nanonood na online sellers sa akin, ito yung take all. Ang take all is, ito yung napagpilian ni seller. Hindi ito basura. Hindi mo masasabing basura ang take all eh, kasi pinagpilian lang siya. Paano ba masasabi? Basta ganun, hindi basura si take all. Ano lang, pinagpilian lang siya ni seller. Nasa sa'yo, nasa discarte mo lang kung paano mo siya ibebenta. Kasi maganda pa rin naman ang mga take all eh. Kasi nga, ilang beses na ako nakapag-take all. Okay naman sa akin, nakakabenta naman ako, napapatubo ko siya ng 500 to 1,000 pesos. Kasi kapag sa take all, okay na ako sa 500 to 1,000 pesos na tubo. Kasi hindi naman ako ganun kaano eh. Hindi ako ganun ka-ambisyosa na gusto ko eh. Kailangan kumita ako ng 5,000, 10,000 take all, ganun. Diba? So, yun. So, I hope na sana nagustuhan nyo itong pag-rant ko. Tapos, bagong information ko na rin about sa inyo sa take-all, lalo sa mga baguhan. Kasi, syempre, kailangan alam din doon ng mga baguhan kung ano ang take-all. So, I hope na sana nagustuhan nyo itong video na to. At kung nagustuhan nyo, please subscribe and click the bell button para like and notify sa mga susunod ko pang video. And see you next on my next vlog!